ano, morning pa rin. Kasi 11 pa lang. Wala kasi tayong magawa. Hindi naman na magawa. Mag-ano po tayo, maglilibang tayo ngayon kasi lockdown po talaga tayo. Andito lang naman yung bukid sa akin. Kaya, madali lang. Hindi naman po tayo makikipag-umpukan sa mga tao. Ano po kami, lilibang ng konti, blinking, ganyan, target yung sa tamang lugar to kasi nasa bukid tayo. Ergan tayo eh. Ngayon, gusto ko lang kasing bigyan ng ano, kasi nakikita ko siya sa comment section natin sa ating dito sa nag-comment siya. Ayoko naman na lumabas na nakikipagtalo sa kanya. Lahat ng sinabi niyang meaning ng carbon dioxide, tama naman po yun. Okay naman po. Talagang pwede natin sabihin kahit ako. Pwede nagre-research ako. Yan. Nagre-research ako. Yung comment niya, i-correct ko daw siya kung siya ay mali. Alam ko naman. Sabi lang yon, kahit limitan ng mga tao talagang. Sabi lang yon. Sabi niya, i-correct siya kung siya ay tama. Pero, kung siya ay mali. Pero yung totoo nun, kung mali siya, makikipagtalo siya kasi hindi siya papayag na siya ay mali. Ngayon, ano ko na lang. Tama naman lahat yung meaning niya na yung carbon dioxide ay present sa solid at saka beverages, yeah, solid food and beverages. Tama naman po yan. Katulad ng keso, carbon dioxide yan. Mga beverages like yung soft drinks, mga carbonated drinks, talaga pong yan ay may carbon dioxide. Kasi naano yan dun sa nagano ako na yung CO2 na ergan. Pwede pong ang sinabi niya, mag-malfunction yung regulator kasi kakalawangin. So, ano po ba yung mga ferrous material na sinasabi natin? Kasi yung mga iron, yan, iron, yung mga, yan, yung lahat ng parte ng ano. May mga non-ferrous material po tayo, kagaya, yung hindi kinakalawang, non-ferrous material, kagaya ng, yung hindi kinakalawang, kagaya ng, yung tanso, aluminum, at marami pang iba. Yan na lang ang binanggit ko kasi yan lang. Ngayon, sabi niya, kasi ergan yung pinag-uusapan natin eh, yung ating mga laruan, ergan. Ang sabi niya, malimit na rin daw siya ang nagkalas ng regulator o nakapagkalas na siya ng regulator at may kalawang pa nga. So, siya nakakita ng mga kalawang dahil doon sa regulator. Hindi po ba yung CO2 na ergan, ang mga tube niya, kalimitan bakal. May mga stainless din, may mga tanso din, depende sa type ng ergan. Pero, yung mga sinaunang ergan like Squires Bingham, itong Armscore, at yung iba pang mga ergan na gawa sa bakal, CO2 po yan. Yung foot pump nga, tama yung concept nila. Air yung nilalagay kasi yung air nagmo-moist. Habang kinocompress mo kasi yung hangin, nagpo-produce ng moisture. Habang umiinit, habang tumataas yung pressure niya, nagpo-produce siya ng moist. So, yun na yun. Ngayon, yung carbon dioxide, tama naman. Tingnan natin to kasi hindi naman ako chemist kagaya ng wife ko. Yung dry ice, ayun yung frozen solid CO2. Yan, siya yung dry ice. Pero yung kinakarga naman natin sa ating mga ergan, hindi naman frozen yon. Liquefied form lang. Kagaya yung sinabi niya, tama yun, liquefied. Yan. Doon sa application, sa CO2, ito po yun. Ito yung ating, ito po yung ating regulator. Magulo kasi mga pusa. Yan. Since ganon yung sabi niya, kinakalawang ang disk. So, pagdating sa application nito sa ergan, doon siya nagkaroon ng problema.
Kasi unang-una, hindi niya naunawaan yung regulator. Kaya nga nasabing kinakalawang yung disk at magma malfunction. So ito po ang regulator. Yan, papaliwanag ko sa inyo maigi kung paano yan gumagana. Kasi yan, kagaya yan, nakikita nyo, meron siyang pin dito. Kapag yan ay nakaangat, sarado yan. Ibig sabihin, itong regulator na ito is normally closed. Kapag ginalaw mo siya, naitulak siyang ganon, yung pin, yan. Pag naitulak siya, magre-release siya ng hangin galing dito sa kanyang input. Ito po kasi yung output part o low side. Yan. Itong malaking yung malaking ano, ito yung itong malaking ang thread, malaking butas. Ito yung output side or low pressure side. Ito naman, parte na to, high pressure side to. Makikita nyo, maliit yung butas. Yan. Sa dito, may butas din siya. So, yun yung ano niya, makikita mo doon sa appearance sa labas. Ngayon, kung paano nag-ooperate yung itong regulator. Kung makikita nyo, meron din siyang burst. Ito po ang 7.5K PSI po yan. Yan ay dito sa high side. Sa high side siya nakakonect. Once na ma-reach niya yan or malapit na siya dyan, puputok yung tanso na nakaharang. May manipis na tanso dyan na nakaharang. Kung makapapansin nyo, may butas. May butas siya. Magkakaroon na ng ano yan, mag-leak na siya dyan, dire-diretso pa ganun, palabas. Lalabas na yung hangin dyan. Hindi na siya yung hangin niya rito ilalabas na kasi masyadong mataas na yung ano, hindi na kaya nung kanyang burst plate. Ngayon, ito naman, 3K, para po ito dito sa low side. Pag ito siguro, pakaraniwa sa experience ko, pag umabot ng 2.5K, yan, papasok dyan, hindi siya aabot ng 3K eh. Bibigay yung brass plate dito na manipis, yun yung kumukontrol ng hangin niya para hindi lang lumabas doon sa butas. Ayan, dito yan, butas sa baba. Yan. Ngayon, regarding doon sa kinakalawang yung disk, ito po yan, bubuksan natin. Kasi maganda ang makita niya rin mismo. Ayoko makipagtalo sa kanya. Kasi yung mga meanings at saka yung madali makita. O yan, kagaya niya nga, nakaharap ko yung computer ko. Andito. Yung mga sinabi niya, tama naman yun kasi yung sinabi niya, kung galing dito sa encyclopedia, sa computer o sa internet, tama po yun. Kasi yun naman mismo yung sinabi niya. So, ayan. Bubuksan natin yan. Bubuksan natin itong regulator. So, ayan. Kikita nyo, ito na yung pin na sinabi ko sa inyo, nagsasara. Ito yan, ilabas natin. So, ito siya. Itong dulo na to, ng pin na yan, siya yung naglalock doon sa butas nitong ayan, dito, sinasara niya, kaya makita nyo may kuntil doon para lumapat ito sa kanya, mag-seal siya dahil ito may seal siya dito. Meron siyang rubber para nakasara tong butas na to, hindi siya lalabas dyan. Kaya pag pinisil mo yan, pag ganyan, aangat siya dito, aangat ito, lalabas yung hangin. So yung hangin nanggagaling dito sa butas na ito sa loob. Yan. At pagkatapos, meron siyang O-ring. Para yung hangin dyan, hanggang dito lang. Makukulong siya. Ayan, hanggang dyan lang. Hanggang dito lang siya sa lugar na to. Hanggang dito lang, harangan na siya ng O-ring. So, hindi na siya makakalusot doon, yung hangin. So, yun. Clear po ba? Paglabas ng hangin dito sa butas, sa loob, hanggang dito lang siya sa O-ring. Hindi siya pwede lumabas. Kasi pag lumabas siya,
Makikita nyo, pag lumabas siya, pag yung hangin mula rito sa gitna, lumusot na ganyan, nakalusot dito, ano mangyayari? Sisingaw siya sa mga thread. Kasi itong thread na to, makikita nyo, walang o-ring yan. Nakasara lang siya, talagang gano'n. Ayan. So, yung hangin niya, nandito lang sa bandang dulo. Papaganon sa butas. Kasi, may o-ring siya dito. Para hindi i-escape yung hangin dito. Kasi pag umescape yung hangin niya, singaw na yan. Ngayon, tingnan natin ang kasunod. Ito yung mga disc. Ito yung disc na sinasabi, ha. Yan siya, nasa gitna. Ngayon, ito, makikita nyo, kabilaan yan, itong, ano na yan, ganyan yan. Kabilaan yan, may butas sa tabi. Ayan, makikita nyo, may butas sa tabi. And then, may o-ring ulit. So, ibig sabihin, yung hangin na papasok dyan sa mga butas na yan, sa dalawang butas na yan, papunta dito. Ayan, papunta na yan doon. Tapos, pagdating dito, hindi siya po pwedeng pumunta dito yung hangin. Hindi po pwedeng pumunta kasi may o-ring. So, hindi nababasa ng CO2 itong. So, yun lang po siguro ang nakikita ko na mga tunay o ano natin. O kung dadami pa yan na nandun, okay po yun. Yung iba, kasi bago naman ako, bago kong binara yung channel na yan, nakakumabuti siguro ng mga 1 month, nagkaroon ng chance, i-announce ko naman dyan na meron tayong bagong channel. So, siguro po, yun lang talaga, yung mga, kumbaga, yung mga loyal sa atin, nakikita natin. At yung iba, maaring hindi pa nila nakita yung channel natin. Pero hindi po lahat yung 14,000 na yan, talagang, para sa ating grupo, hindi po lahat yun. So, malalaman natin after a few months pa kung ilan. At saka napapansin ko mga bago yung ating mga ganyan. Ngayon, ito hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Sana'y naunawaan yung maigi yung itong mga disc na to. Kung concern itong o-ring na to, hindi siya papasok pa gano'n. Kasi pag pumasok siya, kita niyo yung dugtungan, walang o-ring yan. Kaya, sigaw lang. Maubusan ka ng hangin. Maubusan ng hangin yung email dyan. Ngayon, ito, ganun din po ito. O, maliit yung butas niyan doon, na pinipigil ng o-ring, pumunta dito, sa loob yung ano, hinaharang niya. So, hanggang dyan lang siya, papasok ang hangin pa ganon, pa ganyan, papunta dito para ibigay sa output. Yan. So, may o-ring din po siya. So, ibig sabihin, hindi rin mababasa ito ng kung ayaw mong kalawangin yung iyong disc, lalagyan mo yan ng langis. Pwede po ba? Lagyan mo ng langis yan. Ngayon, eto. Kung makikita nyo, ayan, may butas din siya. Ayan, oh, katapat. Hindi ko lang masyadong maipakita kasi medyo madilim na yung parte na yan. May butas siya sa gitna, nakatapat dito. Sa butas na to ng disc. Ito po ay pwede natin sabihin plunger kasi ito po gumaganyan, gumaganon ng konti. Kasi po, alam niyo kung bakit. And ito yan. Kapag itong dish na to binawasan mo, palagi siyang nakasagad doon. Nakasagad siya. So, mas mababa ang kanyang plenum na natitira dito sa dulo. Mas maliit yung plenum niya, kaya na siyang itulak nitong, kasi kaya nga nandito yung butas para itulak siyang Panginoon. After maitulak siya, sarado na siya. Sarado na siya. Hindi makakapasok yung hangin niya. Pag ganoon, kasi nakasara na siya. Matatakpan ng
Mawawala yung plenum niya dito, liliit, kasi nakaganon siya. Itutulak na siya ng output na rito. Tutulak na, magkocompress siya pa ganon. Mag-expand siya pa ganon. So, itutulak siya. Matatakpan na lang o-ring yung butas dito. Pagpasok na ganon, may butas po yung ganyan. May butas pa ganon, na nakatapat naman dito. Sa labas naman. Kaya ito po, itong disk na to, once na pumasok yung hangin dyan, singaw na po yung inyong regulator. Lalabas yan dito. Okay, makakasin nyo. Ayan. Ayan. Nandyan lang yung disk. Ito yung o-ring niya. So, pag pumasok yan dyan, singaw na. Kasi ito lang yung nakatakip lang. Oh. Di po ba? Nakatakip siya. Sisingaw na dyan. Ngayon, ito ha, papakita ko sa inyo. Wala tong ano, wala yung nagsasara sa kanya, yung kanyang plunger din. Wala dyan. Ngayon, ang nangyayari po dyan, since wala yung plunger, ayan, pag nakasara yung ganyan, yung o-ring niya nakapasok dito sa loob. So, pag hinipan mo yan dito, lalabas ang hangin yan dito. Dito lang sa dulo. Ayan, narinig niya, tumutunog. Pero walang lumalabas dito. Walang lumalabas dito sa pagitan. Which is, nandyan yung disk. Ayan yung disk, oh. Kaya po itong mga o-ring na ito, ang trabaho niya para hindi pumasok dito sa disk ang hangin. Para hindi pumasok dyan, kasi sisingaw lang. Dahil wala namang thread lang to. Itong trabaho ng o-ring na to, para wag din umescape palabas dito, papunta sa disk, yung hangin. So, ito po yung huling tanong, kasama ba? Kasama pa rin ba sa circulation ng hangin o CO2 itong disk? Ano ba? Ganito yung ano. Para makuha nyo yung ibig ko sabihin, para makita nyo, subukan nyo kung mag-alis ng isang disk, ng isang o-ring. Ito, alisin nyo itong o-ring na to. Yan. Pag inalis mo yung o-ring na yan, doon nyo makikita yung sinasabi ko. Pag inalis nyo isang o-ring, or ito, alisin nyo. Alisin nyo yung o-ring yan, isalpak mo, buuin mo. Then, lagyan mo na hangin yan. Yan. Kahit alin dyan sa o-ring na yun, ang tanggalin mo. Tapos lagyan mo ng nasa nakakabit na may tanke yan. Kunyari, meron din ditong ito yung output niya. O yung plenum. Offset, tapos plenum. Lagyan mo ng hangin. Tapos ibuo mo muna. Tanggalin mo yung isang o-ring dyan. Mamili ka na lang. Mamili ka na lang na tatanggalin mo kung yung maliit o yung malaki. Yan. Itong o-ring na to o yung o-ring na yon. Di po ba? Sabi ko sa inyo, hindi po mapasok dyan. Once na pumasok dyan yung hangin o yung CO2, once na pumasok dyan, singaw na po yan. Walang matitirang hangin sa ergon ninyo. O, yan. Yan. Sinara yung ganyan. Wala na kunyari yung o-ring. Subukan mo mag-pump. Lagyan mo dito. O kaya CO2, lagyan mo dyan. Ubus ka agad yun. Di makakaroon ng laman yung tangkay mo. Kasi diretso na ganyan. Diretso singaw yan dyan sa pagitan ng thread na yan. Singaw yan dito. And then, saka mo ngayon buksan. Saka mo buksan at makikita mo. Basang-basa ito. Makikita mo, basang-basa na CO2 yan. Yan yung sabi. Kasi ito lang naman ang kakalawangin sa parte na to eh. Sa regulator. Kasi tanso. Ayan, tanso yan. Tanso yan. Aluminum to. Aluminum po yan. So, kung hindi nababasa ng CO2 o ng hangin, itong disk, paano to kakalawangin? Kaya ito kakalawangin kasi hindi mo nilalagyan ng langis. Yan. So, tama naman lahat yung sinabi niya. Okay naman yon.
tama lahat yung mga meanings na sinabi niya. Ang problema lang doon, yung application sa IRGAN, kung paano gumagana ang regulator sa isang IRGAN, yun ang hindi niya alam. Wala naman po tayong wala naman po tayong problema doon sa meaning ng ano. Kasi hindi tayo makakaiba-iba dyan. Like yan, pag binuksan ko yung computer ko, ayan, nandyan na lahat yung meaning ng CO2. Nandyan na lahat. Sabihin ko lang yan sa madaling sabihin sa isang video na ito yung meaning ng ito lahat yan. Ang solid form ng ang frozen solid form ng CO2 is dry ice. Hindi naman tayo hahangaan dun eh. Kasi yung nakarinig sa atin yan, pwede rin naman magbukas din siya ng PC niya at malalaman niya rin na ang CO2, ang CO2, ang chemical formula is CO tapos 2. And then, alam niya yan. Ito ay, ang CO2 ay isang colorless gas na may density of about 53% higher than that of dry air. Ibig sabihin, 53% siya na mas mabigat kaysa hangin sa ating paligid. Diba? Yung molecules ng CO2 ay binubuo or consists of carbon atom, tapos meron siyang 2 oxygen atom. O, diba? Alam din natin, kahit sino, malalaman mo. Kaya lang, pag in-apply siya sa IRGAN at sasabihin mong kakalawangin ang disk at nagkalas ka na nga nito at may kalawang, ang dahilan ba yung CO2? Wala siyang singaw, okay yung o-ring niya. Ang dahilan ba kaya siya kinalawang yung CO2? Ang dahilan kaya siya kinalawang ay maaring pag umuulan, ganyan, umuulan, napapasok to, yung gitna, napapasok ang disk. Ngayon, yung ulan na yun, yung tubig ulan, siya yung nakakapagpakalawang ng disk. Ayan. So, malinaw na po. Malinaw na, napaliwanag ko naman maigi. Madaling magbigay ng meaning kasi ginagawa, yan po ang pangaraniwang ginagawa natin sa eskwelahan. Yan po ay luma na. Hindi na luma. Hanggang ngayon, ang ibig sabihin po, yung meaning niya, madaling kasi once mag-aral tayo sa eskwelahan, talagang sabihin sa'yo, Juan, what is a carbon dioxide? A carbon dioxide is a colorless gas. Ano po ba? Yan palagi. Ngayon, anong application ng pag nandito na tayo sa ganitong anong application meron ginagawa ng regulator yan sa isang IRGAN? Paano dumadaloy ang CO2 sa isang regulator? So yun, hindi na nasa eskwelahan yun. Yan. Nasa eskwelahan yan, pero doon sa mga related sa pneumatics ang course. Yung course nila related sa pneumatics. Like pneumatic engineer, mechanical engineering na rin yan. Meron din silang subject o sa pressure. Kasi kaya nga mechanical engineering. So, ganon din po. Paano i-apply itong ngayon yung sorry sir, kasi hindi ako makikipagtalo sa iyo eh. Ang ko lang, kasi kawawa yung mga nakakausap mo. Kasi lumalabas, alam mong meaning ng carbon dioxide, pero hindi mo alam kung paano dumadaloy o paano ang sistema sa regulator na. Pasensya ka na, hindi kasi ako makikipagtalo sa iyo. Kasi alam ko, makikipagtalo ka lang sa akin. Kaya ibinidyo ko na ito para yung kahit yung hindi madamay yung iba ang dapat sa atin sa group natin, kaya nga yan din yung piniprevento, yung mamislead o magkaroon ng maling kaalaman yung isang miyembro. So ganun din po, kaya ibinidyo ko na ito. Sorry sa iyo sir, kung sino ka man concerned dito, pasensya ka na, ang sa akin lang ipaliwanag ng tama. Kasi ang mo is may sarili kang opinion eh. Yung opinion mo naman, tama.
pagdating sa mga meaning, pagdating sa meaning ng carbon dioxide. Pero hindi pagdating sa application. Magkaiba po yun. Kailangan, pag nag-aral ka, yung sinasabi ko nga sa'yo, sinubukan ko nga, sabihin sa'yo, yung pag-aralan mo maigi. So, ikaw, nakapag-aral ka na kagad. At, ang ano mo talaga, kinalas mo para makita mo kung may kalawang. So, pinaliwanag ko na rin po kung bakit siya kakalawangin. Pero kung ano po ha, kung kinakalawang ang tanso at saka ang aluminum, saludo na po ako sa iyo kasi alam mong kinakalawang. Pero ako, hindi ko pa po alam yun eh. Kasi, due to my research, ang alam ko po ay non-ferrous material ang tanso at saka aluminum. Hindi sila kinakalawang. Meron silang corrosion pero hindi kalawang. So, yun lang po. Para sa kalinawan ng ating mga kasamang airgunner, yung ating mga kasamang hobbyist sa airgun, para po sa inyo ito, pinaliwanag ko hanggang doon sa aking nalalaman at hanggang doon sa pagkakaunawa ko ng theory ng regulator. So kahit po testingin nyo nga, binigyan ko na kayo ng idea kung paano te-testingin, kasi kung nasa loob yan, hindi mo nga alam yan kung paano gumagalaw, hindi natin nakikita. So yun yung isang example ng magtanggal ka ng o-ring para malaman mo, pag wala yung o-ring na yun, i-escape yung hangin. So mamili ka na lang kung anong tatanggalin mo, maliit yung malaki, i-escape yung hangin, lalabas dito sa pagitan nila, sa thread, sa pagitan ng regulator. Yun lang po yung time na nakakapasok na siya sa TIS. Kaya pag pinabayaan mo siyang ganon, hindi mo naman magagamit eh. Kasi palagi kang walang hangin. E di kaya lang, magkakatotoo yung sinasabi na kakalawangin yung TIS mo. Kasi nakakapasok na yung carbon dioxide sa kanya o kaya yung hangin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo at dun sa